para maiba naman yung intro natin o umpisahan natin sa pagbubukas ng freezer. Pero hindi pa yun yung manok. Ipapakita lang ako sa inyo. Si Maider kasi mahilig yun sa pangat, yung pinangat sa kamyas, kaya lagi ako nang i-stock yun sa freezer. Madali kasi makahanap ng sariwang isda, ang mahirap hanapin yung sariwang kamyas. Kaya ganyan ginagawa ko, nilalagay ko siya sa freezer para kapag gusto namin magpangat. Tapos ito na yung manok natin, puro pitso yan. Kasi kung napanood nyo yung mga niluluto ko ng mga nauna, puro hita yun. Ayaw kasi talaga nila ng pitso. Kaya pitso uulamin nila ngayon. Tapos una natin gagawin, ilalaga ko muna yung pitso ng manok. Pinakuluan ko mabuti kasi medyo mahirap himayin kapag kayong medyo hilaw pa, nagyayelo pa yan kanina. Kailangan natin dito yung lutong-luto na yung manok. Tapos syempre, pinakita ko muna yung talent ko sa paghihiwa ng sibuyas. Yan kailangan kasi dice, medyo maliliit. Hindi ko alam kung invento ko lang ba talaga itong recipe na to o meron talagang ganitong luto. Ganito kasi lagi ginagawa ko kapag kami natitira kaming pitso ng manok. Mas maganda, mas pino yung sibuyas. Mas pino, tas mas marami. Bali, dalawang malaking sibuyas yung ginamit ko. Hindi ko nalang pinakita lahat kasi baka amagin tayo dito. Pero sa totoo lang, take 2 na yun. Kasi yung first attempt ko ng paghiwa ng sibuyas, mapurol yung kutsilyo. Ayun o, tignan nyo, may hiwa na. Kaya hinasa ko muna yung kutsilyo. Tapos, inahon ko na yung manok natin. Pinalamig ko muna konti bago ko hinimay. Hihimayin kasi natin yan eh. Habang pinalalamig ko yung manok, nagbalat na ako ng bawang. Ganyan yung ginagawa ko, napanood ko lang din sa Facebook yan. Pag tinanggal mo siya, diretso na nababalatan. Napanood ko lang yan din sa mga kitchen hack. Pero parang mas nahirapan pa ako dyan kasi binalatan ko na lang na maayos. Tapos, hihiwain ko lang din yan ng maliliit. Mas maliit pa, hindi ko na lang din na videoan. Tapos nung nakita ko yung hihimayin kong pitso, napakarami pala. Kaya tinawag ko si Maider para tulungan niya ako. Mga 2 years bago kami natapos. Tapos nagsalang na ako ng mantika. Hindi ko na lang napakita na nalagyan ko na ng bawang. Tapos isang damukal na sibuyas. Tapos ito yung hinimayin ni Maider, pinong-pino. Maninipis dapat talaga ganyan eh. Tapos ito naman yung hinimay ko, ang lalaki. Latang minadali. Pero pwede na rin yan, delete din yung mamaya. Ginis ako lang yan, tapos nilagyan ko ng konting suka, konti lang. Tapos wag mong hahaluin, takpan mo lang. Binuksan ko lang yan, no, natatansya ko na parang natuyo na yung suka. Kailangan kasi tuyong tuyo. Saka nakakatulong din yan para hindi kagad mapanis yung mga ulam. Natutunan ko kasi ano, nagkakarindriya pa ako. Ayan, tuyong-tuyo na siya. Medyo pinatutong ko pa nga yung ilalim. Tapos nilagyan ko na ang curry powder. Bali, 2 curry powder yung nilagay ko. 5 piso, isa niyan. 2 balot. Yung nabibili lang sa palengke. Tapos hinalo ko lang din yan. Medyo dry tignan yan kapag sa una. Tapos pwede na rin ako magtimpla. Nagtimpla na ako. Ginis sa mix. Tapos paminta lang nilagay ko, hindi ko na nilagyan ng patis kasi baka magtubig. Tapos ginisag-gisa ko lang ulit. Pagka dry na siya, tapos parang nagsusunog na yung ilalim. Lalagyan ko na siya ng gata, yung purong gata lang. Konti lang sana ilalagay ko, kaya lang parang kukulangin. Kaya nilagay ko na lahat ng gata na nasa tasa. Sa palengke na namin pinapapigayan kasi may pampiga sila din ng gata. Mas masarap kasi kapag yung totoong gata yung ginamit mo kaysa yung mga gata na nakapak. Kaya yung nabibili sa mga tindahan. Tapos ginis ako lang siya hanggang matuyo. Yung tuyong-tuyo na. Try nyo to, napakasarap na ito. Tapos ayan na siya nung naluto. Kain na.